Sinak. Magandang araw po sa lahat ng admins, lalong-lalo na sa inyo, Sir Red. Ako po ay isa sa mga certified abangers sa mga i-feature ninyong horror stories, mapahilakbot man o dito sa Sindak Short Stories. Akin lamang pong ibabahagi ang aking karanasan nung ako ay 7 taong gulang pa lamang, and that was late 1997. Maikling background lamang po tungkol sa compound ng aming buong pamilya. Sa compound na iyon, Sir Red, ay 6 po ang bahay na nakatayo at nasa pinakadulong bahagi po ang sa amin. Yung kay Lolo ay nasa gitna at sila lamang po ang may telebisyon at generator o kuryente nung mga panahong iyon. Ito po ang dahilan kung bakit po kami palaging nagpupunta doon sa kanilang lugar tuwing gabi upang makipanood ng telebisyon. Hindi ko po malilimutan isang alas 8 ng gabi nang kumakain pa lamang kami ni tatay ng hapunan. Sina nanay at ang ilan ko pang kapatid ay nauna na pong kumain at sila po ay naroroon na sa bahay nila lolo at nanonood na. Matapos nga din naming maghapunan ni tatay ay naiwan na po akong mag-isa sa bahay para magligpit ng aming mga pinagkainan habang si tatay ay nagtungo na rin sa bahay nila lolo. Meron po kasi silang inaabang ang teleserye noon. Nung ako ay naguhugas na po ng pinagkainan, walang ano-ano ay may nadinig po akong parang igik ng baboy. Nung una ay binaliwala ko lamang sapagkat ng aking suriin kung nasaan ang aming alagang baboy noon, nakatali naman ito at naroroon sa kanyang kulungan. Inisip ko na baka may nakawalang alagang baboy ang kapitbahay namin at doon pumunta sa silong ng aming bahay para maghanap ng makakain. So itinuloy ko na po ang paghuhugas. Nang matapos nga po ako, may narinig akong malakas na kalabog sa bubong namin. Sa pagkakataong iyon, wak-wak ang nadidinig kong ginagawa nitong tunog. Doon na ako natakot sapagkat mag-isa lamang ako sa bahay, Sir Red. Gustuin ko mang baliwalain ang lahat pero talagang binilisan ko ang paghihilamos at syempre ang pag-aayos sa bahay at pagsasara nito sapagkat walang taong maiiwan doon ng sandaling yun. So na nagpunta na ako kina Lolo, mabilis ang paglalakad ko habang tinatahak ko pa ang malalagpasan na 2 malalaking puno ng mangga. Walang ano-ano. Bigla akong may narinig na pagaspas na nagmula sa isang malaking puno ng mangga na sapat ang lakas para makagawa ng malakas na hangin na siyang dumampi pa sa akin. Hindi ko masasabing isang average o normal na ibon ang may gawa nun dahil napaka-imposible. Nakatitiyak akong may mali ng sandaling iyon at may kung anong nilalang na may malaking pakpak ang lumipad mula sa puno ng manggang iyon. Nilingon ko nga ang aking likod at doon na ako nilamon ng sindak, Sir Red, habang nakatulala sapagkat kita ng aking 2 mga mata ang isang manananggal at ito ay patungo na sa direksyon ko. Yun bang parang isang agila na dadagitin ako? Kaya ang bilis-bilis din ng kanyang paglipad, gayon din ang aking pagtakbo patungo sa bahay nila Lolo. Nagsisisigaw ako noon ng ubod lakas habang tumatakbo hanggang sa makaabot ako sa pinto nila Lolo at kinalampag ko pa iyon. Sinabi ko na may aswang na humahabol sa akin. At matapos nga noon ay nawalan na ako ng malay. Hindi ko na rin po alam ang mga sumunod na nangyari. Pero nang bumalik ang aking ulirat, kwento sa akin ni nanay na nagsilabasan daw ang lahat ng mga tsuhin ko na may dalang mga itak at matutulis na kawayan. Pero hindi daw nila nakita o naabutan man lang ang nakita kong manananggal. Sigurado kung meron man po ako na kapitbahay o kabaryo na makakarinig ng kwentong ito, marahil ay makaka-relate sila ng husto sapagkat kumalat po sa buong barangay namin ang kuwento kong ito na base sa tunay kong karanasan.
Ang aking susunod naman pong kwento ay nangyari na po dito sa NCR nang ako po ay mag-duty bilang isang security guard. Ang aking pinagdudutihan po ay somewhere in Santa Mesa, Maynila. Isang warehouse po ito at hindi ko na po babanggitin. Year 2021, may kasama po akong lady guard at itago na lang natin siya sa pangalang Joy. Sa labas po ng warehouse kasi si Red ay may malaking balete tree at nasa gawi po ito ng gate at doon kami madalas umupo at magkwentuhan ng madaling araw ng kasama kong lady guard. Doon na din po kami nagmi-midnight snack at ginagawa po kasi namin ang ganitong klaseng mga gawi pag wala na ring empleyado at pumupunta talaga ako sa kalapit na convenience store upang bumili ng brewed coffee at hotdog buns and not to mention na dun din sa tapat ng aming pinagdudutihang warehouse ay meron pong 7 taon ng abandonadong bahay. Walang naninirahan kaya expected na po namin na haunted ang bahay na iyon. Sa bakuran nito ay kakikitaan din ng isang malago at malaking puno ng mangga. So habang nakatambay at nagkakape, walang ano-ano ay bigla pong tumakbo papunta sa guardhouse yung kasama ko kaya nabigla ako dahil bakit ganun ang reaction niya. First time ko rin po siyang makitang ganun. Wala akong kaalam-alam kung anong nangyayari kaya sinundan ko po siya sa guardhouse at nang naabutan ko nga siya doon, labis ang kanyang pag-iiyak. Na-curious po ako kung ano ang nangyari kung bakit ganoon ang nagiging reaction niya. Tila puzzled ako kaya tinanong ko kung ano ang nangyari. Noong una nga, kakatuwang naisip ko na baka nag-away lang sila ng boyfriend niya kaya tumakbo siya at umiyak sapagkat noon pa lang ay napapansin ko na ang labis niyang pag-i-scroll na tila galit sa kanyang cellphone. Pero nagkamali ako. Kwento niya sa akin na may nagpakita daw na white lady sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran ng abandonadong bahay na katapat ng warehouse namin. Matapos nga po niyang makita iyon ay nagtatatakbo na siya patungo sa guardhouse hanggang sa nalaman ko na bukas ang third eye niya. At ang panghuling hindi ko po malilimutan ay taong 2020 dito pa rin po sa NCR. Sa isang arena na kung saan idinaraos ang NCAA, UAAP at MPBL. Night duty pa rin po ako noon, Sir Red, and that time 11 PM kung hindi ako nagkakamali. Ang duty ko ay nagtatapos ng 5 AM. So every 1 hour ay nagro-roving po ako sa buong arena na iyon pero hindi ko po ine-expect na maging dito ay masusundan ako ng kababalaghan. Nang matapat po ako sa shower room ng mga babae, dinig na dinig ko po talaga na parang may nagbukas ng shower. Naririnig ko rin talaga yung pagbagsak ng tubig sa sahig kaya ang naisip ko ay baka may nakaiwan lamang ng shower kaya tinungo ko po iyon at pumasok ako para i-check. Laking sindak ko, Sir Red, nang makita kong walang kahit na sino ang naroroon sa loob at ang mas nakagigimbal pa ay tuyong-tuyo ang sahig ng bawat cubicle ng shower. Dali-dali na akong lumabas nun, Sir Red, at hindi na rin ako nag-roving sa gabi na iyon dahil sa takot. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.